Today, susubukan ko itong BlueWeighty EB3A Power Station dito sa 1,100 watts na plancha para malaman natin kung ilang damit ba ang kaya nitong maplancha hanggang mag 20% na lang ang laman ng battery nito. Pero habang nagpa-plancha ay sasabayan din natin ng charging from solar panel na nasa labas lang. Dahil as per manual, pwede itong mag-discharge habang nag-charge. Kaya tingnan natin kung kayang plantsahin lahat ng mga damit na ito or ito ang maubusan ng charge. At dahil hindi pumasok yung taga-plantsa namin, mukhang ako talaga ang mapapasabak sa plantsahan nito. Patulong lang siguro ako kay Missy sa pag-plantsa. So, hindi natin patagalin. Simulan na natin. Okay, so ito nakasaksak na yung wire na galing sa solar panel. Pero kung tingnan nyo dito ay wala nang input wattage kasi nga full charge na ang battery. Kaya nga sa mga nagtatanong kung pwede bang nakasaksak lang always ang solar panel, pwede naman kasi nga nagka-cut off naman ang solar charging kapag full charge na. At kapag nakasaksak naman sa AC outlet ang unit ay automatic na mag UPS mode ito. At sa UPS mode, ang AC power ang directly na magsusupply ng power sa load. At mag-charge din sa EB3A in case na hindi pa full charge ang unit. Ang inverter ng unit ay naka-disabled kapag naka-UPS mode ang unit. Ang UPS mode ay posible lang kasi kung nakasaksak ang unit sa AC power. Kapag tinanggal ang AC power, automatic mawawala na ang UPS mode. Pero tuloy-tuloy pa rin ang AC out ng unit. At wala namang power interruption na ma-observe. Tsaka pwede rin palang pagsabayin ang solar charging at AC charging dito. At ang maximum charging kapag pinagsabay ang dalawa ay 430 watts. Pero sa testing ko ngayon, solar charging lang ang ginamit ko. Dinugtungan ko lang itong kasamang wire ng unit. Solar cable pa rin ang ginamit ko na wire papuntang solar panel. Medyo maulap sa ngayon. Pero di bali, at least makita nyo na pwede gamitin ang power station habang nag-charge. Minsan lumalabas din naman ang araw. Siya nga pala, dito ko lang muna nilalagay ang solar panel, pero ikakabit ko rin yan pag may time. Okay, balikan tayo sa loob. So dahil okay na ang solar panel, i-turn on muna natin ang powerlifting mode gamit ang BlueWeighty app. Sa mga hindi pa nakapanood sa first video nitong EB3A, 600 watts ang inverter nito. Pero kapag purely resistive load, pwede hanggang 1,200 watts na resistive load tulad ng plancha o kaya water heater. Ang plancha na gagamitin ko ngayon ay 1,100 watts. Kaya dapat naka-powerlifting mode ang power station. Madali lang naman i-turn on ang powerlifting mode but need mo mag-download nitong app. At dapat naka-turn on ang Bluetooth ng cellphone para mag-pair yung dalawa. May reminder din ang app kapag i-enable mo ang powerlifting mode for your guidance. So ayan, naka-on na. As you can see, full charge ang unit. Now, isaksak natin ang plancha. Then, dapat naka-on ang AC out. Number 5 yung seating ko para sa cotton. At hintayin lang natin ng konti para uminit talaga yung plancha. Ayan, 5% na ang nabawa sa charge at ipakita ko lang sa inyo na mainit na ang plancha. Patuluan ko lang ng kunting tubig. Ayan. Kaya pwede na tayong magsimula. Ito nga, sinimulan ko na ang pagplancha kaso kinukorek ako ng misis ko. Mali daw yung sequence ng pagplancha ko. Ngayon ko lang alam na may tamang sequence pala ang pagplancha. Uso ba na yung sequence sa pagplancha? Unahan ang bukton, then ang luyo, before ang atubangan. Ano po dahil sequence ang pagplancha? Oo, para madali. Para dili magkumutukusap. Para di ka pabalik-balik. Tanawa, gamay pa kayo pag na-plancha. Basig na po ra kabuok ma-plancha ni mo, Ana. Maagta na kaglubat. Sakto-sakto. Pero nakuwi lang yung idea, me. Sama. Ikaw nalang plancha, be. Umanon lang ko ling usap. Dili man ni para sa ako ang ma-plancha, oy. May pa mag-repair o plancha, ane.
ito ang leplansya para mamonitor ko na ako ang unit ba kung hapit na maglubat. Humano lang ko rin usa. Bitabi da, Bi. Ako na lang. Pulihi ko ay gahapit na maglubat ha. Yes, Master. Thank you. By the way, kung hindi nyo pa napapanood ang unang test ko dito sa Bluity EV3A, panoorin nyo rin after this video. Ilagay ko sa end screen pagkatapos ng video na ito. Dito banda. At huwag nyo rin kalimutang mag-like kung may napulot na naman kayong idea sa video na ito. At mag-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At huwag din kalimutang i-turn on ang notification bell. Okay, so nasa 21% na lang ang charge ng EV3A. So, kunti na lang, titigil na tayo. Then, bibilangin natin kung ilang damit yung naplansya natin. Marami pa ang naiwan. Ayan. Siguro kung hindi lang maulap, mas marami pa ang napaplansya. Nasa 20 to 50 watts lang kasi kadalasan naglalaro ang charging ng solar panel. So ayan, nasa 20% na yung charge ng Bluity. So bibilangin natin kung ilan yung na plancha natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. So 35 t-shirt yung naplansa sa loob yan ng dalawang oras na higit. Mas marami pa for sure kung hindi maulap. Kung gusto nyo palang panoorin ang unang test ko sa EV3A, click nyo lang yung video na yan. So hanggang sa susunod, God bless, thanks for watching, and see you next time.